pisikala na para sa unang panalo. Ethan Galam game winning shot. Hindi mapigilan ang shooting ni Bautista kontra UE. Eyes on his vein. Galit naman ang coach ng UE dahil napapabayaan ang shooter ng FU. Mukhang gusto ng tiris ni coach si Maga. Battle of the basement sabi ng mga fans ng laban na to. Sino kaya ang magkakamit ng unang panalo sa laban na to? Ito ang first 5 ng magkabilang koponan. Janabate ang unang pumunta sa opening quarter, may kasama pang foul. Hindi nga lang naipasok ang bonus shot. Ilang minuto na ang nakakalipas, parehong maalat pa sa opensa ang dalawang koponan. Hindi naman makakapaglaro ngayong game si Cholo Ano Nuevo dahil siniinda nitong leg injury. Isa man sa laging kulepot ang team ng UE pero this season nangunguna naman ang kanilang courtside reporter na si Althea sa pinakapaboriting reporter ng mga UAP fans. Halfway mark galit na galit si Coach Jack ng UE kay Magan nang maiwang buko sa 3-point area ang shooter na si Jorick Bautista. Hindi naman to sinayang ni Jorick at matagumpay na naipasok ang kanyang ikalawang 3-pointer. Sinundan pa ni Alforque ng another 3-pointer. Nagtapos ang first quarter sa score na 14-9, lamang ng 5 puntos ang FEU. Sa pagbubukas ng second quarter, magandang panimula ito para sa UE dahil kumana agad ang 3-pointer itong si Muling Tapang. Pero mukhang dyan pala sila mapapako. Nag-uumpisa na magparamdam ang super rookie ng FEU na si VJ Pre. Habang ang shooter na si Jorick Bautista na ipasok muli ang kanyang pangatlong 3-pointer, tuwang-tuwa ang bench ng FEU sa init na kamay ng kanilang shooter. Okay naman ang pasahan at ikot ng bola ng UE pero pagdating sa finish ng play, eh hindi nga nila maipasok ang kanilang mga tira. Dumagdag pa ng isang 3-pointer si VJ Pre, akit sa double digits ang kalamangan ng FEU. Mukhang maganda naman ang pagkaka-timeout dito ng UE na maka 5 straight point itong si Liyong Lingo. Sinundan pa niya ng back-to-back fast break mula kay Maga. Pinura agad ng UE ang 10 kalamangan ng FEU. Ginamit naman ng FEU ang pambawi ang kanilang FSA para muling ibalik ang kanilang kalamangan. At Jorick Bautista masyadong mainit na ipasok ang kanyang ika-4 na 3-pointer. Sobrang init ng kamay nitong player na to. Isa talaga to sa mga shooter sa UAP. Lahat ng puntos niya ay galing sa beyond the arc. Wala pang mintis yan. End of the first half, nakakalamang pa rin dito ang FEU. Leading scorer sa halftime ay itong si Jorick Bautista na mayroong 12 points at si Maga na 6 points naman para sa UE. Sa pagbubukas ng third quarter, Jorick Bautista was still hot. Pero this time ginawa niya sa perimeter. 7 minute mark, gandang hang time move naman mula kay Devin Fikes kontra sa FSA ng FEU. Back to back basket naman para kay VJ Pre, napakasipag sa ilalim ng basket. 42-38 lamang pa rin ng FEU sa pagkatapos ng third quarter. Sa fourth quarter maganda ang pagkakabunot kay Wilson ng UE nang kumana ito ng 3-pointer baba sa isang kalamangan. 7 points sa loob ng 7 minutes in action, sulit na sulit ang minuto para sa kanya. At hindi sinayang ni Wilson ang binigay na pagkakataon sa kanya dahil nakatres pa to para makuha ang kalamangan. Grabe pa yung flashy pass dito papunta kay Mamoue. Agad namang bumawi si Jorick Bautista para ibalik sa kanila ang kalamangan. Palitan ng puntos ang dalawang koponan hanggang last 1 minute ng maitabla ni Galang ang talaan mula sa beyond the arc. Buong game to maalat sa labas. At 24 seconds left sa final quarter. Game winning shot para kay Ethan Galang. Hype na hype ang buong UE community. Sinubukan bumawi ni Bautista pero sumablay siya ng dalawang magkasunod. Bandang huli nakaligtas pa ang UE sa FEU at ito na ang unang panalo ng UE sa season 87.